Jeko, okay naman. Eh, si Margo ho. Ay, nako. Ngayon nga eh. Alam mo, hindi pa rin kami nagkakausap hanggang ngayon eh. Kasi dalawang bagay lang yun. Kung hindi umiiwas sa akin, pinagtatabuyan naman ako papalayo. Siguro, tita, kailangan pa ni Margo ng konting pampanahon. Mahirap din talaga yung pinagdadaanan niya eh. Pagkatapos niya lahat malaman yung katotohanan. Siguro, kailangan niya lang ho ng panahon para mag-isip-isip. Sa bagay. Kasi alam mo, Ida, iniisip ko nga. Ako nga na matanda na, ha? Nahihirapan pa ako sa lahat na nangyari. Siya pa kaya, di ba? Iniisip ko nga, kailangan niya ngayon talaga yung makakadamay. Yung merong gagabay sa kanya. Yung magkaroon siya ng isang ina. Kaya nga naisip ko, hindi ko talaga susukuan si Margo eh. Kasi ngayon ako talaga kailangan ng anak ko. Mama, nagkausap kami ng papa. And we both agree na dapat may managot sa nangyari kay Celine at kay Marco. So, we're filing a case. Laban kay Tito Sac. Beatrice, are you serious? Ma, nag-usap na kami ng abogado. Ang sabi niya malakas daw ang case against kay Tito Sac. There must be another way to resolve this. Kailangan mong umabot sa demandahan to. Ma, what he did was a crime. Beatrice, wala siyang iniisip na masama. Ang tinitingnan lang niya kung ano yung makakabuti sa inyong dalawa ni Teresa. Ano ba to, Ma? Tingnan mo nga nangyayari sa mga anak mo. Tingnan mo nga nangyayari sa pamilya natin. And then you have to defend Tito Sac. Lahat ito dahil lang sa inyong dating asawa. Beatrice, you're being unfair. Pinapanagot mo ang lahat ng may mga kagagawa nito. Bakit hindi mo papanagutin ang sarili mo? In the first place, you started this whole surrogacy thing. Ikaw nag-involve kay Teresa sa eksperimento niyong dalawang mag-asawa. So you're just equally responsible. Hindi mo pwedeng ibunto ang lahat ng sisi sa ibang mga tao. May kasalanan ka rin, Beatrice. Ay, Margo, niluto ako kita ng adobo. Tsaka, naku, mainit-init pa yung kanin. Masarap to. Halika, manangalian ka na. Busog pa po ako eh. Sige, kung gusto mo, hapunan na lang. Madali lang naman to initin eh. At tsaka, pwede naman kitang isaring ulit ng kanin. Ha? Aling Teresa, hindi niyo po kailangan gawin to. Sige na, umuwi na kayo. Margo. Ang gusto ko lang naman, yung makilala ka, yung magkasama tayo, makausap ka, hindi naman kita pipilitin eh. Pero, gusto ko lang malaman mo na kung sakaling kailangan mo ko, andito lang ako, ha? Nag-aaksaya lang po kayo ng oras. Mabuti po ako, umuwi na kayo. Noma, kung hindi sana kayo nagkaroon ng dalawang asawa, eh di sana hindi ko kailangang makisama sa inyong anak kay Tito Sac. Di sana, hindi iniisip ni Teresa na may nawala sa kanya. Di sana, hindi kami nag-aaway ngayon. Eh di sana, hindi niya itinakbo ang aking mga anak. Beatrice. Ma, there is no point para mag-away pa tayo. Dahil lahat naman tayo may kasalanan. Oo nga. But at least I have the decency to acknowledge na nakasakit ako. And the need to fix everything. Sa totoo lang, lahat tayo may alam kung bakit nangyayari sa mga bata ito. And the least we can do is to give them a peaceful life.